Okay guys, so babalikan natin yung technical analysis na aspect nitong mechanics, no? Which is, participants can only buy stocks in AOTS with at least 6 months breakout. So, ito, ipapakita ko sa inyo yung ano, yung kapangyarihan na meron sa grupo, sa organisadong grupo. So, pasok tayo dito sa Money Growers Philippines and I hope member na kayo. Yan. Ito yung papakita ko sa inyo, di ba AOTS? Merong ano dito yung nakita ko. If you're using Investagrams, hello mga sir sa Investagrams. So, Investagrams, dito, type mo lang doon sa search bar is yung screener. Ito. Si Sir Jonard. Ito yung nag-post, Sir Jonard Castletor. Yan, maraming salamat, sir. Binigyan niya tayo ng ano na setting paano ka gagamit ng AOTS kasi atong screener gagawin niya kung ano yung iset mo na rules na parameters i-scan niya na i-filter out niya na yung iba alisin niya titira niya lang kung ano yung parameters na nilagay mo so tatry natin gumawa siya ng AOTS para madalian na kayo alam niyo naman ayaw ko yung pahirapan eh so screener we can find it here the top side yan yung mga grid. No! No! hindi ko alam ano nangyari kasi nung ano, nagamit ko pa to eh. Baka new year, new you din yung Investa. So, it failed. Pero yun na nga, ako nakakonnect na kayo guys. Copy nyo na to. So, essential na kayo ah. So, yan, filter out. So, ngayon, tatry na lang natin mag-filter out ng ano, ng manually. Okay. So, titingin nga ako ng stock mo na mga stock na ano. Ah, ito na lang. Ang ganda pala itong ano eh, Toms. Nakalagay na pala siya dito. So, ayan, nakikita nyo information ng ano, ng MA. Gawin natin na yung color coding natin. Yung 20 MA is red, tapos purple yung 50, then yung 100 is yung kulay blue. Para iisa yung itsura natin, hindi na magkagulo-gulo pag nagdi-discuss doon sa group. Baka tanong yung isa, sir, anong MA yan? Ang ganda yung mga settings. So, makikita nyo, yung price niya is trying to pierce the... Bumabalik siya, gusto yung bumalik sa 20 MA, no? So, as long as hindi pa siya nagko-close above that, hindi ka pwedeng bumili niyan. Kahit sabihin mo na sa loob ng 6 months, nakita nyo, uptrend yan. Because the past major resistance niyan is ito. Kasama yung week. Kasama yung week. Ito, week plotting. Ayan, kasama yung week. So, as you can see, established yung uptrend within 1 year. Pagtingin mo yung 6 months, ito yung sa... Pagtingin mo yung resistance, syempre, so ilalagay mo rito. Sa baba kasi meron yung mga timeline to eh. So sa 6 months mo ilagay and then, balik ka dito sa kaliwa. Tama, oh, kaliwa, right side mo ito eh. Pero kaliwa ka. Titingnan mo kung nasaan yung pinakamataas na point dyan or yung resistance. As you can see dito, yan, ito resistance and then nag-support siya. Right? So, there's resistance and resistance. Nag-support dito sa part na to. And established yung uptrend natin. So, ayan yung mga gusto mong stock na hanapin. And then, ano to ba? Oy, eto. Bloom. Eh, nakikita nyo, hindi pa naman siya, teka. Apat na yung mata ko, hindi ko gano'ng makita eh. Parang magko-crossover pa lang kasi yung 50 tsaka yung, ano eh, yung 100. Diting naman ng 1 year, of course, uptrend pa rin to. Yung bloom. Ito yung past resistance. Yan, past resistance. Ito, weak plotting natin. Yan, past resistance. And above pa siya doon. And dito yung recent na resistance niya. No? Yan, yung resistance niya. So, tingnan natin yung 6 months. Kasi pag 6 months, di mo na makikita, ito yung magiging resistance mo eh. So, uurong tayo ng 1 year na lang para mas makita mo yung ano yung trend, yung galaw niya, kung nasan siya uuntog, saan nagkakaroon ng support level. So, itong Bloom yan, pag nag-establish yung uptrend, ay yung AOTS ito, pwede siyang i-trade. MAC. Yun! Ito, MAC. Tingnan natin yung 1 year. 1 year, probably. Pag tingnan mo yung 6 months nito, so, bang uptrend pa rin ito. Weak plotting. Big plotting. Ito, nag-support din siya eh. Oh, as you can see, resistance din ang support. So, pwede yung pasukin yan. Kasi clearly naman eh, uptrend siya. As you can see, oh. Uptrend siya. So, AOTS pa rin tayo. Ito ang discuss natin, sige, ganito.
So, kunyari, MACD user ka, o Stochastics, o ano man, DMI ba, or yung mga ano eh. Basta ang magiging common denominator natin dito para ma-determine na uptrend siya is yung AOTS plus yung resistance niya over the 6 months above siya doon. So, kunyari, gusto mong mag-entry dito sa MAC. Let's say, gagamit ka ng ang sistema mo or yung setup na gagamitin mo crossover ng crossover ng MACD. Sa pagkakatanda ako, kasi nung baguhan ako, ano din to, inaral ko to eh, MACD, yung nagko-crossover mga ganun-ganun. Crossover. So, ito, tas tama ba? Kung tama ako, ng pagkakaalala, dapat yung mga crossover na ganyan, ayan yung buy point. So, ito dapat yung, uy, ang ganda nito ah. Kasi, tingnan mo siya, breakout siya oh. Breakout from here, and then crossover. So, yan. Maganda ng ano to, sistema. Pwede tong setup na to. So, tingnan mo na lang yung recent resistance yan. Kasi kung ano, napapanggulo natin. Okay. So, plot mo yung recent resistance mo. Which is ito. Pinaka-recent to, ah. Yung swing high. Previous swing high. Yung pinaka-recent mo. So, yan. Eh, hindi naman siya nag-crossover. So, crossover ba? Nag-crossover pero nag-flatline. Ganun, parang ano lang siya. Uod. So, hintay ka ulit ng crossover and successful breakout, tapos doon ka bibili. Pwede yun, di ba? Yung parameter mo is breakout, tapos ito yung crossover na MACD. Hindi ko sinasabi na ito yung gamitin yung lahat, ha? Binibigyan ko lang kayo na idea. And you can discuss these things doon sa ano sa community. Huwag lang yung ano. Yung iba kasi, ano eh, parang ano po ba yung dapat kong gamitin na pang-buy? Ano ba yung dapat kong gamitin na pang-sell? Ayaw na nila mag-aaral. So, kung alam mo yung tamang tanong, makakuha ka ng tamang sagot. Pero, baka tirahin ka na lang ng sarcastic ng ibang tao pag parang hiningi mo na lahat. Ganun. Yan yung idea. Kunyari, gusto mo lang gamitin, kunyari, candlesticks ka lang talaga. E di breakout, bumili ka. And then, syempre, yung 6% na rule natin, yung i-imply natin na 6%, negative 6% yung cut loss. Kunyari, this is your entry and this is the low. Ito yung pinaka-low niya, di ba? Previous low, recent, na ginawang box niya. So, patin mo yan. So, kung mag-i-entry ka man dyan, oh, sakto, 6%, almost 7%. So, i-compute mo yon, magkano ba yung pwede mo ipasok? So, 40% siguro na ano. Mabilis ang kwenta, mahina ako sa math. So, siguro 40% ng port pwede. And of course, measure mo lang yung risk mo, no? Kung i-backtest mo siya, kung makakita ka ba ng ganitong setup sa ibang ano, sa ibang stock, ano yung reaction niya, gano'n pa kalaki yung potential reward na pwede mo makuha. Okay? So, tingnan natin yung ano naman part. Sorry, hindi ko na ano yung screener, guys. Pero ganyan yung ano, ganyan yung idea ng AOTS manually. Ewan ko, parang siguro nag-ulit yung Investagram. So baka kinik na ako. Kinik na ako ng Investagram. So sorry na mga sir. So yung journal which is the ano, the vital part nito. Merong nag-share dito sa group ng journal niya. Sabi sa inyo, maganda tong ano na to eh. Dito kayo matututo, guys. Journal. Yan, may mga tanong sa journal. O ito, si Carla, tingnan nyo naman. At binakat niya yung ano, yung sa trading cap ni Zfrix na trades. Grabe, no? Ito yata kay, ano, kay Sir Brian, no? Ano ba to? Ito yung Sir... Ay, hindi, iba-iba. Pero maganda, ang dami niya eh. Ito, salamat mga sir ha, sa mga sinishare nyo rito sa group. Ay, ito. Ito maganda rin. Sa totoo lang. Ang lupit. Ito, pinakita niya talagang ano niya to. Ito yung totoong ano niya, trades niya, astig. Si Sir, ano, si Sir Ambas. Yan, astig. Tingnan niyo yun, oh. O, pwede kasi mag-ano eh, mag-gather kayo na idea dito sa mga journal na pinapost nila. Kasi ang objective naman talaga ng journal is for you to learn. For you to learn and measure yourself, your data. Your, para yung trading journey mo, meron kang idea na saan ka ba nagkakamali. And most of the time, oh, maglagay ka rin ng emotions mo. Nung time na yon, bakit ka napasell agad eh, umangat pa yung stock? Because of greed? Or because of fear na mawala yung profit mo? Yun.
parang yung data ng sarili mo, parang ka nagiging trading coach ng sarili mo. So, wala namang tama o mali na journal. For me, yung journal kasi subjective. Depende sa'yo, ano yung gusto mo ilagay. Meron kasing tao, tamad talaga, hindi niya kaya yung napakaraming, ano ba tawag dito, yung mga cell, yung mga tab-tab, ang dami-dami yung input. Yung iba tinatamad sa ganun. So, ang boring. Yung iba ginagawang vlog. Kanyari, may nakita ko sa ZFT na ganun. Nakalimutan ko lang, sorry sir, kung sino ko man sa ZFT. Ang ganda yung nakakatawa yung ginawa niya. Parang journal niya is blinablog niya yung stock na yun. Tapos may mga kwento, may mga istorya, nakakatawa. Kasi bali mo lang yung journal pag hindi mo binabasa. Para saan pa, nag-journal ka pa, hindi mo nang babasahin, hindi mo aaralin yung sarili mo. So pag binabasa mo yung kanya, parang ano, parang comics, parang manga. Kasi may istorya yung ano, yung journal niya, Steve. Pero ito, focus tayo na sa Excel. Basta makita mo yung data mo, each trades. Pero may nag-share dito eh. Yun, ito kay Sir Renz, guys. That's what I'm talking about. Okay. Open file. Ito. Guys. Ayan. Ang simple lang naman, no? Saka, ano, maganda naman siyang tignan. Malinis tignan. So, hanap lang kayo, wala naman kasing tama o mali. Hanap lang kayo ng ano, pagkukopyahan. Kasi pasensya na wala akong ano eh. Wala akong standardized na journal na may bibigay. Or paano ba to? Hanap tayo ng gagawa. Sige, ano na lang. Pwede na pag-usap-usapan doon sa community yan. Pero ano masasabi ko sa inyo, yung community talaga na to, napakarami yung makukuha dito, guys. Wala ditong ano, walang kalokohan, walang hype. Sobrang dami rin ng ano, parang mind conditioning. So, yan. Sana naman may nakakuha kayo dito sa konting ambag ko ngayon. So, kung may katanungan kayo, pwede kayong... Kasi sa page, pasensya na guys. Dalawang linggo na yata akong hindi nakakapag-reply. So, baka isipin nyo, iba is snobbish. Pero, ano ah. Pasensya na. Pero, ituloy-tuloy natin yung trading community natin na to. Palaguin pa natin. And anyway, free nga pala lahat ha. Walang ano to, walang bayad yung kahit na ano dito. Baka mamaya may isang, baka mo mag-PM sa inyo. Hingan kayo ng bayad or whatever para dito sa mga ginagawa natin. This is, everything is free. So gusto lang natin, mag-aral lang kayo. Wag lang, ano, bawal yung tamad. So kung tamad ka, eh, anong resulta yung, ano, expect mo? Kaya lagi sinasabi ni Cap, eh, huwag ka magre-reklamo dun sa bagay na hindi mo nang pinagtrabahuhan. So, if you want the result, work for it. So, yung process natin. And yung magde-deliver sa'yo sa result na gusto mo. So, good luck again dun sa mga sasali dito sa challenge na to. And God bless sa inyong lahat. Maraming salamat sa panonood, guys.